Pagkatapos ng tubig sa batis ay lumalagaslas sa tabi ng bato, ito'y humahampas. Tubig na walang tigil sa pag-agos na kung saan marami ang nabubuhay, marami rin namamatay. Agos ng batis sa buhay ng tao, tumatakbong sabay nito sa dagat na wagas ang tubo. Buhay natin sa Diyos nang galing, sa Diyos mo rin itagubilin. Gamitin mong pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Ang buhay ng mga tao dito sa mundo ay tulad ng isang batis, umaagos na kay bilis. Mahirap man kung iisipin, ngunit sa Diyos tagubilin. Batis man ay aagos at may tuwang mamamasdan. Agos ng batis sa buhay ng tao, tumatakbong sabay nito sa dagat na wagas ang tumo. Buhay natin sa Diyos nang galing, sa Diyos mo rin itagubilin. Gamitin mo pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Agos ng batis sa buhay ng tao, tumatakbong sabay nito sa dagat na wagas ang tungo. Buhay natin sa Diyos nang galing, sa Diyos mo rin itagubilin. Gamitin mo pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Gamitin mong pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Muli mga kapatid at mga kaibigan, tayo po ay magpapatuloy sa ating health lecture sa gabing ito. At isa pong magandang tema na ating pong pag-aaralan ay tungkol po dito mga kaibigan at mga kapatid. The silent killer, maliban po doon sa una nating gabi na pinag-usapan na meron din pong subtitle na silent killer, hypertension, ito po ay silent killer din mga kaibigan at mga kapatid. At ito naman po ay tinatawag na diabetes mga kaibigan. So, sino po ba dito ang may diabetes? Taas nga po ang kamay. Oy, salamat naman. At wala pong may diabetes sa atin. Dahil mahirap po ito na sakit, mga kaibigan. Okay. So, meron pong... Ano ang figure na ito, mga kaibigan at mga kapatid? 180 million... na mga tao na merong sakit na diabetes. Napakarami po niyan, mga kaibigan. At meron pong dalawang klase ang diabetes. Medyo mabilisan lang po itong pag-aaral, mga kaibigan, dahil ang sakit po na diabetes ay masyadong komplikado. Marami pong mga branches na sakit yan na kapag ikaw ay may diabetes, automatic na yan, magkakaroon ka ng sakit sa puso, lalabo ang mata mo,
pwedeng masira ang bato mo at marami pang iba, mga kaibigan. Kaya wag na wag po kayong magkakaroon ng diabetes. At kung yung mga kabataan natin, babae man o lalaki, kung magbo-boyfriend o girlfriend kayo, patest nyo muna ng diabetes para hindi kayo mahirapan kapag mag-asawa na kayo. Nako, mahirap pong sakit to, mga kaibigan. So, type 1 diabetes, ito po ay kadalasang nararanasan ng mga bata at mga kabataan. Okay, usually sabi po ng ibang book, 15 pababa, 18 pababa. Type 1 diabetes, at ang may mga ganitong klaseng diabetes, mga kaibigan, ay nag-i-insulina. Sa murang edad, kailangan na po nila ng insulin kasi yung kanila pong pancreas o lapay sa Tagalog ay hindi nagpuproduce ng insulin. So, kailangan nilang tulungan yung lapay para magkaroon ng insulin. Genetic basis and can be inherited. Namamana po ito, mga kaibigan. Wala po tayong magagawa dyan. Kung meron po kayong mga lolo, lola, kamag-anak na may diabetes, kailangan nyo na pong mag-ingat. Hindi naman pwedeng palitan natin yung ating mga magulang. Nasa sa atin na po yan, mga kaibigan. Mostly affects children, gaya nga po na aking sinabi. Yung pangalawang type, type 2 diabetes, dalawang klase na lang po yan, mga kaibigan. Usually po nagsisimula sa middle adult age, 21 pataas. Okay? Usually, ang mga pasyente o nagiging biktima nito ay yung mga tao na overweight, mga obese. Insulin becomes block. Dito naman po, sa type 1, hindi nagpuproduce yung pancreas nila ng insulin. Dito po sa pangalawa, naharangan yung production ng insulin. Can often be controlled by diet and exercise. Wala na pong ibang magandang magagawa kapag kayo po ay may lahi ng diabetes, kundi diet at exercise. Napakainam nyo po niyan, mga kaibigan. So, noong 1985, tingnan nyo po ang datos, nasa 30 million lang ang may sakit ng diabetes. Pagdating po ng 2025, nasa 300 million na, mga kaibigan. Dodoble. Tayo po ay nasa 2017, sabi po nung una, 180 million. So, aabot pa po ng 300 million yan by 2025 kapag hindi po natin inaingatan ng ating kalusugan. More youth are getting type 2 diabetes. Dati po, kapag magdadiagnose ang doktor na ikaw ay diabetic, dapat ang edad mo ay nasa 40 pataas. Ngayon, hindi na po masyadong pinapansin yan. Kasi marami na nga po, gaya ng isang slide na binanggit, na pinakita, kabataan ay nagkakaroon na ng type 2 na diabetes. Okay, gaya nga po na ating sinabi, yung type 2 na diabetes, meron dalawa pang klase yan. Yung diabetes insipidus and yung pangalawa is diabetes mellitus. Hindi na po natin masyadong pagtutuunan ng pansin yung insipidus, yung type 2 na. Pero, pahapyaw, diabetes insipidus, ang simptomas po nito ay matinding pagkauhaw at pagkatuyo ng ating mga labi at bibig, madalas na pag-ihi. Okay. Is the more rare and is caused by inadequate functioning of pituitary gland. Ito naman po yung mga gland. Ang gland naman po nito ang may problema. Pero, ang pagtutuunan natin ng pansin ay yung type 2 diabetes dahil dito po marami ang nagiging biktima. Okay, ang simptomas po ng type 2 diabetes, unusual thirst, kakaiba, laging nauuhaw, frequent urination, madalas na pag-ihi, general weakness, parang nanlalambot, nangihina, lahat na lang ng nararamdaman, parang matamlay. Obesity, pag diabetic ka po, tataba ka, and then kapag hindi mo na halos makontrol yung blood sugar mo, tsaka naman babagsak ang iyong timbang. Skin disorders, nakakita po kayo ng mga diabetic na hindi nakokontrol yung kanilang blood sugar, nakikita nyo po yung bandang ibaba ng kanilang paa, nangingitim.
Di po ba? And boils, madalas silang nagkakaroon ng mga pigsa-pigsa and blurred vision, lumalabo yung kanilang paningin. Okay. So, tandaan po natin, mga kaibigan, tatlong bagay ang dapat nating tandaan sa type 2 na diabetes mellitus. Three P's, kung tawagin po sa amin, polyuria, polyphagia, polydipsia. Sobrang pagkauhaw, dahil uhaw, iinom ng iinom. So, polyphagia, adipsia. Tapos po, dahil inom ka ng inom, ihi ka naman ng ihi. Polyuria, and then sobrang pagkagutom. Okay. Overtiredness with no obvious reason, unexplained weight loss. So, yung binabanggit, ito medyo warning na po ito sa atin, warning signs. Okay. Another set of warning signs, blurred vision, numbness or tingling sensation in hands and feet. Namamanhid o parang tinutusok-tusok yung mga dulo ng ating mga daliri sa paa o sa kamay. And then sores that heal slowly. Mga sugat na matagal gumaling. Okay, yan po ang medyo hindi na magandang sinyales ng diabetes mellitus. So tandaan po natin, ang diabetes mellitus is the third largest killer in the US. Napakarami pong mga Americans ang diabetic. Marami ang mga Americans na matataba. Hindi po nila makontrol yung kanilang pagkain. A blood sugar level above 180% causes excess sugar to spill over into the urine and make it sweet. So ang normal po nating sugar, meron pong 60, merong 70, merong 80, over 110, 100. Okay, pero pag umakyat na po doon, nag-uumpisa na po yan, mga kaibigan. So ang complications, nakailang ulit na po kami sa hospital na nakapagputol, hindi lang daliri, kundi mas mataas kung minsan sa tuhod o kaya below the knee ang putol. So nakakahabag po yung mga pasyente, pero late na bago nila namalayan na sila po ay merong diabetes. Okay. So umpisa, kagaya po ng sinabi ko kanina, unti-unti, hindi natin namamalayan, meron tayong mga sugat na hindi gumagaling, matagal gumaling, madalas nagkakaroon ng infection, ulceration, ito po yung tinatawag na ulceration, and then itong gangrene, yan po yan, nangingitim, nabubulok, hanggang sa ma-amputate na yung bahagi ng ating katawan. Okay. So, ano po ang ating magandang nararapat gawin upang maging aware tayo? Testing. Kung meron po tayong lahi, mas madalas po dapat tayong nagpapatest ng blood sugar natin, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil kapag meron tayong lahi, pero hindi natin masyadong binibigyan ng pansin, bandang huli, magsisisi po tayo. Dahil hindi na pala natin namalayan na uncontrolled na pala yung ating sugar. Okay. Prevention and treatment. Ito lang po yan, mga kaibigan. Kung ayaw nyo pong habang buhay nag-i-inject ng insulin, kailangan nyo pong magkaroon ng physical activity. Okay. Exercise. Kahit po everyday, 30 minutes, nalakad. Hindi nyo po kinakailangan tumakbo. Brisk walking. Okay na po yun, mga kaibigan. And then, hindi po pinaghihiwalay ang dalawang ito. Nagda-diet tayo pero wala naman tayong exercise. Kulang pa rin po. Nag-exercise tayo pero hindi naman tayo nagda-diet. Hindi po pwedeng nagkakahiwalay ang dalawang ito. Dapat lagi silang magkasama. Okay? Hindi nyo po ba nakikita o napapansin na yung mga taong bundok, bibihira lang yung nagkakaroon ng diabetes? Sa hospital po, base sa aking experience, wala pa po akong nakitang Aita na may diabetes. Meron? Ako po, wala pa akong na-encounter sa hospital. Dahil, ano po ang kanilang physical activity? Lakad sila ng lakad. Yun lang po mga kaibigan, masusolusyon na natin yan. Yan po, 30 minutes daily ang physical activity. Naka-isang hakbang na kayo patungo sa pagkocontrol ng inyong blood sugar. Pag sinamahan pa natin
ng pagkain ng mga nutritious food, sakto na po. May iwasan natin ang pag-inom ng mga gamot, may iwasan natin ang pag-i-inject ng kung ano-anong mga gamot. High fiber diet, mga kaibigan. Papaya, kalabasa, upo. Alam ko po na alam nyo kung ano ang mga pagkain na mataas sa fiber. Ang fiber po, ang role ng fiber sa ating katawan, walis po yan sa ating bituka. Na winawalis niya yung mga toxins, yung hindi magagandang bagay na ipinapasok natin para hindi sila mag-stuck sa ating katawan. Eat fruits and vegetables in their natural state. Wala nang idadaan sa init, sa lamig. As much as possible, hindi na rin natin babalatan yung pagkain, yung mga prutas. Ano po ba yung hindi nakakain na hindi binabalatan? Pinya. Huwag niyo pong kakainin yung pinya na hindi niyo babalatan, ha? Kasi sabi po dito, sabi ni Brother Ewit, natural state. Huwag lang po yung pinya. Matutuso kayo doon. Sige kayo. Okay. Maliban po, meron pa ba? Pakwan? Okay. Pwede rin. Sunkist. Yung sunkist daw po, biniblend. Pwedeng isama sa blender. At maganda po ang nagiging resulta, mga kaibigan. Unrefined whole grains, di po ba? Ang gusto natin, maputing-maputing bigas, ang sarap kainin. Maputing-maputing tinapay. Pero nawawala po ang vitamins and minerals doon sa mga maputi dahil dumaan sila sa maraming proseso. Ang ina-advise po sa atin ay unrefined whole grains. Kung maaari lamang yung bigas, minsan lang idadaan sa gilingan, mas mainam po yun. Hindi po nawawala yung darak. Hindi ko po alam kung natatandaan nyo, madalas kong sinasabi sa lecture, kapag nagpapagiling ng bigas, gusto natin maputi ng maputi, naiiwan yung, saan napupunta yung sustansya? Sa baboy. Alam nyo po yun, mga kapatid, yung darak na pinapakain sa baboy, kiniskis ng kiniskis yung bigas, wala nang natira para sa atin, sa baboy napunta. Kaya as much as possible, unrefined. Maputi ay unpolished rice, brown rice, brown bread, yun po ang mas maganda, mga kaibigan. Plant protein is better than animal protein. Huwag niyo pong sabihin na wala kayong makukuhang protina kung hindi ka kakain ng laman. Laman ng M. Kailangan daw po natin kinakain is mga M lang na karne. Hindi po huwag niyo pong isasama yung mamoy, ha? Baka sabihin niyo, mamoy, pwede yan, sabi ni Brother Ewit. Manok, maka, mamoy. Hindi po pwede yung maka tsaka yung mamoy. Okay. Plant protein, marami po tayong makukuha dyan. Beans, protina po yan, mga kaibigan. Okay? Low fat, limit the intake of high fat foods. Pero ngayon, gusto natin laging instant. Pero hindi natin namamalayan. Magiging instant na din yung buhay natin. Instant dead. Okay. Other natural remedies. Smaller meals because overeating can induce diabetes. Dahan-dahan lang po yung pagkain. Konti-konti. Hayaan nyo pong nguyain ng husto yung inyong pagkain. Hindi po yung pag... Hindi parang yung ano po tawag doon? Sabi sa Ilonggo, sumil, na kapag nilagay mong ganyan, dadaan lang, lalabas na ulit. Kailangan nginunguya. Sabi nga po, 20 to 35 times dapat sinuchew yung ating pagkain. Chew the food thoroughly. Do not eat late in the evening. May mga suggested na pagkain po dito at mga gulay. So sa mga susunod na gabi, tatalakayin pa po natin yung mga prutas, gulay na hindi natin namamalayan na napakahalaga pala sa atin. More suggestion, iwasan. Kung hindi po natin maiwasan, bawasan natin yung pag-inom ng soft drinks. Ibawasan din natin yung pag-inom ng kape. Meron pa po ba sa inyo, mga kapatid? Sa aking mga kapatid na nagkakape? Dahil medyo social na tayo, Starbucks. Ayan. Hindi naman kape to. Fra.
Okay. Avoid alcohol. Avoid or stop eating sugar, white flour product. So, yung mga yan, mga kaibigan, pinapaiwas po sa atin yan. So, ano po ang naiisip natin kapag nakakakita tayo ng mga ganitong lectures? Ah, maganda, maganda. Pero hindi natin ina-apply, sayang din lang po mga kaibigan. So, tandaan po natin na ang ating katawan ay templo ng Panginoon. Hindi po natin nararapat na lagyan na makakasira dahil ito po ay hindi natin sarili. Ipinaubaya lang po sa atin ito ng Panginoon. At kung ayaw po natin na maghirap tayo sa mahabang panahon, i-practice po natin yung ating mga natututunan at nakikita upang sa ganon mamuhay tayo ng may pagpapasalamat sa ating Panginoon. Ito po ang ating health lecture sa gabing ito. Nawa po ay na-bless at nagkaroon ulit tayo ng dagdag na kaalaman sa ating pong nakita at narinig. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagsubok at lambay, lagi siyang dumarabay. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y tapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pag-ibig niya ay di mag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan para bang ang daigdig sa iyo'y pumapasan. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pag-ibig niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pag-ibig niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Welcome po sa ating mga bisita sa ating pong gabi-gabing pag-aaral dito sa programang Kalusugan at ang Dakilang Pag-asa. Sa ating mga taga-subaybay sa YouTube, sa Facebook, tayo ay live pa rin po dito sa Cafe Concepcion Tarlac. At kasama pa rin po natin ang ating kamanggagawa, walang iba kundi si Brother Daniel Pineda. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Salamat po sa inyong pagdalo sa gabing ito. Ang aming pong nice na ihatid sa inyo ay ang mga balita tungkol sa salita ng Panginoon. Na sana po tayong lahat ay makinabang ng pag-aaral sa gabing ito at samahan tayo ng ating Banal Espiritu sa pag-aaral ng salita. At tayo rin po ay mapapakinggan sa mga iba't ibang mga radio station
sa Kabisayaan, sa Mindoro, Palawan at iba't ibang mga lugar pa dito sa ating bansa. At ganoon din po, pinapanood tayo sa iba't ibang bansa na mayroong internet. Tayo po ay pinapanood at nakikinabang din sila sa ating pong pag-aaral. Sa ating mga bisita, mga kapatid at mga kaibigan namin, kapag dumarating po yung araw ng Biyernes, ano, kinabukasan Sabado, ay huwag po kayong magtaka kung may babati po sa inyo ng Happy Sabbath. No? Happy Sabbath. Ang ibig sabihin po ay maligayang araw ng Sabado. At palibhasa ngayon ay kabilang na tayo, bahagi na tayo ng araw ng Sabbath. Yan ho ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ano ho ba yung Sabbath na binabanggit sa banal na kasulatan, Brother Daniel? Ito po ay araw ng pagsamba at araw ng pangingilin. At ito ang araw na ginawa ng Panginoon para ito ay isang special day para sa Kanya. Ito po ay ang araw na itinangi, binasbasan at ipinangilin ng ating Diyos. At yan ay i-detalye natin. Pero bago tayo magpasimula, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos sa magbanal na makapangyarihan sa lahat, muli, inaanyayahan namin ang inyong banal na Espiritu na ipagkaloob sa amin ang kapangyarihan nito. Turuan po kami na makuha at maibahagi sa mga kapatid, kaibigan, ang mahalagang mensahe, katotohanan na dapat po naming malaman. Wala po kaming sariling karunungan at sapat na kaalaman upang magbigay ng mga pakahulugan sa inyong mga salita, malimang ang inyong banal na Espiritu ang gumabay sa amin. Patnubayan po kami sa gabing ito hanggang sa matapos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so sa gabing ito, mga kapatid, ay ating pong pag-aaralan ang araw na nakalimutan ng nakararami. Yan, napaunahan na po namin kayo. Ano yung araw na yon na nakalimutan ng maraming mga tao? Pagka sinabing nakalimutan, ano ang gamot? Ayan. Kagabi ay napag-usapan po natin ang sampung kautusan ng Diyos. Atin pong napatunayan na ang mga kautusan ito ay tunay na napakahalaga. Pero ang malungkot ay maraming mga tao ang hindi po ito pinahahalagahan. Manapa, kanila pong itinuturo na ang kautusan ng Diyos, particular ang sampung utos, ay wala ng bisa sa ating kapanahunan. Pero atin pong natuklasan at nalaman ng mga kautusan ito ay hindi kailanman pwedeng mapawala ng bisa sapagkat ito ay naglalaman ng mahalagang kautusan na dapat makita sa isang tao, sa isang mamayan-mamayan, lalo na sa ating mga Pilipino. Tama po. At isa sa utos doon, Brother Daniel, ang ating tatalakayin. Ito po ay ang araw ng Sabado. At bago tayo dumako sa ating kautusan na ibinigay ng Panginoon, ay ito ay nais kong ibigay sa inyo ang talata sa Mateo 2:27. At sinasabi po ay ganito, sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ng tao ng dahil sa Sabat. Ayan. Kagabi ay nabasa natin sa Kapitulo 20 ng Exodus na isa sa utos doon, alalahanin mong araw ng Sabat upang ipangilin. Kaya sabi po natin, ngayon natin ito tatalakayin at liliwanagin. Ano po, mga kapatid? Dahil ito po ay hindi itinuturo ng napakaraming mga mangangaral. Gayong maliwanag ang sinasabi ng talata, mga kapatid, na ang Sabat ay ginawa ng dahil sa tao. Sa ibang salita, sa ibang salin, ang Sabat ay ginawa para sa tao at di ang tao dahil sa Sabat. Ibig sabihin, ginawa ang Sabat para sa tao at di ang tao para sa Sabat. Anong ibig sabihin yan? Ginawa ang Sabat para sa tao, kung tao ka, kailangan mo ito sapagkat ito'y ginawa para sa iyo. Ginawa ang damit para sa tao, kaya tayo ay nagsusuot ng damit. So, ganun po ang ibig sabihin yan. At yung salitang tao po dyan, mga kapatid,
Brother Daniel, sa Greek po ay anthropos. Ang ibig sabihin ng anthropos ay humankind or all humanity, human being. Ito po ay lahat para sa tao, hindi exclusive lang. Lahat po ay lahat sa tao na ibinigay sa atin ng Panginoon ang araw ng Sabat para ating pong isa kabuhayan at ating alalahanin ang araw na ito na ibinigay ng Panginoon. Yan. Kaya pag tingin natin yung definition ng Sabat, ang ibig po sabihin ay rest or magpahinga. Bakit magpapahinga? Kasi ito po ay magpapahinga, titigil tayo sa ating mga gawain at ilalaan po natin sa ating Panginoon. Lahat ng tao, kahit anong lahi ng tao, ang Sabat ay para sa Kanya. Kaya kung mayroong tao magsasabi na hindi siya sakop ng Sabat, ay parang sinabi niya, hindi siya tao. Ganun lang po yun. Sapagkat Panginoong Jesus mismo ang nagsabi na ito'y ginawa para sa tao. Ngayon, ano po ba yung Sabat, Brother Daniel? Ang Sabat po ay isa sa pitong araw na ginawa ng Diyos na ito ay tinatawag na kapahingahan o tinatawag na rest day. Hindi nangangahulugan ng Diyos ay napagod. Siya po ay binigyan niya tayo ng example o halimbawa na siya ay nagpahinga dahil siya ay isang makapangyarihan Diyos. Ginawa niya po yun para ibigay sa atin ng halimbawa ng kanyang pagpapahinga. Ito pong pagpapahingang ito ay para sa tao. At itong Sabat na ito, ang tinatawag na kapahingahan, ay ito ay para sa atin. Hindi sa iba, hindi sa Diyos, kundi sa atin. Kaya ibinigay po ito ng Diyos para sa atin. Oh, tama, kasi baka sa isipan ng iba, nagpahinga. Bakit? Napagod bang Diyos? Ay hindi ho lahat na nagpapahinga ay napagod. Ang sabi ng binasa natin talata kagabi, at mamaya babasahin pa natin, nagpahinga siya, natapos niya na kasi ang kanyang gawain. Hindi dahil sa napagod, kundi ito po'y itinangin niyang araw, palatandaan na siya ang Diyos na manlilikha ng lahat ng mga bagay sa mundong ito. At tama ito po ay for human beings. Ibig sabihin, wala pong exempted po dito. Lahat po tayo kasama. Sabi doon sa 28 ng Marcos, Brother Daniel. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Nangangahulugan po ito na siya na naglikha ng araw ng Sabat ay siya rin ang Diyos ang gumawa nito na nangangahulugan na siya ay ibinigay niyang paraan para tayo ay magkaroon ng kapahingahan. Ayan. Yung anak na tao, sino yon? Si Kristo. Si Kristo. Ay Panginoon daw ng Sabat. Si Kristo, Panginoon natin, di ba? Panginoon din siya ng Sabat. Pero may mga tao na ayaw dun sa Sabat. Eh yung pinapanginoon niyang Jesus, Panginoon din ng Sabat. Kaya ibig sabihin, tama lang na yung Sabat ginawa para sa atin. Iisang ating Panginoon eh. Yeah, tama po yun. Dahil siya ay isa lang Diyos. Kagabi pinag-usapan natin, siya lang ang manlalalang at siya rin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi po tayo dapat na sumamba sa Diyos-Diyosan at dapat tayo ay maging manatili sa isang Diyos na dapat nating sambahin. Hindi po tayo dapat yuyuko sa inanyuan ng tao o ginawa ng tao sapagkat ito ay ayaw ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay mapanibuguin. Ayan. Pero nakarinig na ba kayo mga kapatid ng pangangatuwiran o sinasabi ng ibang samahan na yung Sabat ay niya ay ginawa lang yan para sa mga Hudyo. Sa mga Israel ay niya yan eh. Hindi naman tayo Israel, hindi tayo Hudyo. Mga Pilipino tayo, mga taga-Pampanga, taga-Tarlac, mga Bisaya, Bicol, o kung saan. Hindi daw tayo sakop. No, nakarinig na ba kayong ganon mga kapatid? Oh, mayroong mga ganyan. Ganyan. Yung pong mga ibang iglesia o ibang samahan ng iglesia ay sinasabi yung pong Sabado ay para sa Israel lang at hindi para sa atin o sa Kristiyano. Sapagkat ang iniisip nila na ang kautusan ay natapos na. Kaya ito ay para sa mga Israel lang, hindi sa atin. At isa pa, yung pong araw ng Sabado ay isang mahalagang palatandaan para sa Diyos at sa tao. Sapagkat siya ang ating Diyos na naglikha ng araw ng Sabado. At isa pa po, sabi niya, dapat nating alalahanin ang araw ng Sabado. Ayan.
Yan ay mababasa natin doon sa Exodus 20, talatang 8. Kung mapapansin po ninyo, mali ho yung ganun sinasabi na ito'y ginawa para sa mga Hudyo. Bakit? Eh kasi kung titingnan natin kung paano ginawa ang Sabat, ay ito po'y ginawa sa pagkataas ng paglalang. Kaya nang iutos niya ito, sa Exodus 20, talatang 8, ang nakasulat po ay, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Bakit alalahanin? No? Pag sinabing alalahanin, nakalimutan. Dati na siya. Existed na siya before. No? Ngayon tanong, kailan po ba nilalang o kailan nagpasimula ang Sabat? Yan po ay umpisa ng lalangin ng Diyos ang tao at ang sanlibutan. Ito po ay nagpasimula noon. At ganito ang sabi sa Genesis 2:1. At nangyari ang langit ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At ito po ang ating dapat nating malaman, ito ay ginawa ng Diyos. At nang sa ikapitong araw ay nangyari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. Sa tres. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at ang kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Kaya ito po ang ating pong basihan na ang Diyos ay manlalalang at siya rin ang ating tagapaghabilin ng isang paalalahanin natin ang araw na ng kanyang kapahingahan. So ibig sabihin mga kapatid, pagka nangingilin tayo ng Sabat ay hindi lang ito basta schedule of worship. Pagka ipinapangilin natin ang araw na ito, ay inaalaala natin na mayroong Diyos na lumikha sa atin at ganun sa lahat ng mga bagay sa mundong ito. At isa pa ay makikita ho natin na hindi totoo na sa Hudyo po lang ito ibinigay. Dahil alam po ba ninyo kung gaano katagal ang agwat ng panahon bago nagkaroon ng Hudyo mula nang banggitin ito sa Genesis Kapitulo 2. More or less, nasa 2,500 years bago nagkaroon ng mga Hudyo. Meron ng Sabat. Binasbasa na, nilikha na ito ng Diyos, ipinangilin. Kaya sabi ng iba, hindi naman nangilin sila Adan, hindi sila sakop ng Sabat. Eh, mali ho, kasi ang sabi sa Marcos 2:27, nilikha ang Diyos para sa tao. Sino ba yung unang-unang tao nang likhain ang Sabat? Di ba sila Adan? No? Kaya, banal ito eh. Binasbasan ng Diyos. Pagkatapos nalikhain ang tao, kasunod nito, ay ikapitong araw, natapos lahat ng kanyang gawain or paglikha, then sa ikapitong araw, tinatakan niya ito, binasbasan, at sabi nga dyan sa talatang yan, ipinangilin at kanyang ipinagpahinga. Ayan, tatlong bagay dyan, ano? Binasbasan ng Diyos, ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin at ipinagpahinga ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng binasbasan? Ako nung ako'y katuloy ko pa, Brother Daniel, yung nanay ko laging may uwi na pagka mahal na araw, may uwi na dahon ng niyo. Palaspas. Palaspas. Yun, inya ay binditado ng pare, winisikan daw yun ng tubig na ginaganon. Kaya banal yan, binibitin niyo sa bintana at huwag niyong pakikialaman, banal yan. Ako kami naman, talagang pati-pati nga lang kasi banal eh. Ayan ang paniniwala natin. Pero mo, basbas lang nyo ng pari, tinuturing natin banal. Itong ikapitong araw, mga kapatid, ay Diyos ang nagbasbas. Pero ang malungkot ho ngayon, itong araw na binasbasan at itinangin ng Diyos, kanyang ipinangilin, ay binabaliwala ng mga tao. Kaya ipinapaalala sa atin at ngayon, kasangkapan ho kami para balikan at tingnan natin ang kahalagahan nito. Yung ibig sabihin ng salitang ipangilin, ibig sabihin sa English po ay to keep it holy. Ingatan itong banal. Banal na ito kasi may basbas ng Diyos. No? Mangilin kayo sa hindi. Sumunod ang tao sa hindi. Ang ikapitong araw na Sabat ay mananatiling banal. Ang gagawin lang natin, hindi natin siya pinababanal. Iniingatan natin ang kabanalan nito sapagkat ito'y binasbasan ng Diyos. Ang gagawin natin, ang paraan ng pag-iingat sa araw ng Sabat nito ay ilalaan natin ang ating araw sa Panginoon. Hindi natin gagamitin ang araw na yan sa kung ano-anong gawain na pansarili natin at pansanlibutan. Yeah. Ilalaan natin ang oras natin sa Diyos. Doon natin siya sasambahin. Yun ang ibig sabihin ng iingatan itong banal or
sa Tagalog na salin, pangilin. Yeah. At saka isa pa, mga kapatid, ang Sabat po ay isang paalala sa atin ng Diyos. Kasi tayo pong mga tao ay mahilig tayong makalimot. Tayo po ay kuminsan ay nakalimutan natin yung ating salamin na ilagay natin sa isang lugar. Eh minsan ay ganun po ang nangyayari sa akin. At kayo rin mga kapatid, na alam niyo yung ibig ko sabihin. Pero ang Diyos, kaya sinabi sa atin, yung apat, lima, anim, hanggang pito, ay merong pong kahalagahan yung ikapitong araw. Sapagkat, nung araw na nalikha ng Diyos, ang ikapito, ay yun ay palatandain para sa Kanya at sa atin ng araw ng Sabado. Pang pito po, yung anim na araw ay para exclusive sa atin. At yung isa na natitira ay para sa Diyos. Walang iba yung araw na pito ng Sabado. Yan. At ang isa pang makukuha po natin sa talata bilang backup doon sa sinasabi natin kung paano natin iingatan ang kabanalan nito, sabi doon sa 20 talatang 9, anim na araw nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ibig sabihin po nito, yung ating mga pagtatrabaho ay mag-stop muna tayo at yun ay bibigyan natin ang Panginoon ng panahon. Sapagkat sabi doon sa talatang Jes, Brother Daniel, sabi pong ganito, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Yan. Ito po hindi atin sa Kanya. At gano'n po, sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Yan. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Ayan. Yan. So, ibig sabihin, ay ano po, yung mga trabaho po natin, mga secular works po natin, ay isa-isang tabi natin. Dahil anim na araw na ang binigay ng Diyos sa atin. Ano? Anim na araw na, tinan niyo po ito, nakasunod na talata. Masahin natin. Okay, sa 11 po. Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at ang dagat at lahat ng naroroon. At napapahinga o nagpapahinga sa ikapitong araw na pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Ayan. So, anim na araw binigay sa atin eh. Isa lang sa Kanya. Eh, pero ang mga tao ay yung hinihingi ng Panginoon na isang araw sa Kanya, kinukuha pa natin. Nahirapan pa tayong ibigay. At maraming mga tao ngayon, kaya ayaw ituro yung Sabat kasi istorbo sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya, sabi po nila. Kaya ang ginawa, para mas makarami ang mga miyembro, kasi pag ituro mo ito, mahirapan kang ikayat, Brother Daniel eh. Yo, so ang gagawin lang iba, ay di, 30 minutes lang tayo sa simbahan, at least pag uwi, pwede na ulit tayong magtrabaho kung ano ang ating gagawin. Mayroon mga ganyan. Ano? Pagdating sa simbahan, eh saglit lang, mamamaya, uwi na. Pero sa Panginoon, hindi, isang araw talaga ang binigay niya. Ito po'y banal. Kaya nga, doon sa Genesis kanina, ay nakalagay doon, pinangilin ng Diyos at pinagpahinga. Katulad din yan ang ibig sabihin dyan, nagpahinga, pinagpala, at pinakabanal. Yung pinakabanal, pinangilin. Yan, binasbasan, yan yung pinagpala. At nandyan din yung tatlong bagay na binanggit doon sa Genesis 2, Kapitulo 3. Tama po. Kaya, dito mga kapatid, ibig sabihin, tayo, alam natin itong mahalaga sa Panginoon, binigay ho sa atin, inuutos niya sa atin, pahalagahan naman natin. Kasi, Brother Daniel, may mahalagang gamit sa iyo, tapos pagkatiwala mo isang tao, tapos yung mahalagang gamit mo, binaliwala ng pinag-iwanan mo, ano mga nararamdaman mo? Ay, ako po ay madidisappoint at ako ay malulungkot dahil ipinagtagubiling ko sa kanya pagkatapos hindi na magagawin. Yan nga. Oh, halimbawa yung mga ito, itong kunyari yung laptop mo, yeah. Iniwanan mo sa pakiingatan yan. Pagkatapos nakita mo, ginawang tadtaran, ginawang sangkalan, paghiwa ng isda, abay, hindi nakakatuwa yun. Mga kapatid, paano pa kaya ang Diyos na pagkatapos ibigay sa atin yung araw na yan, ay ang ginagawa ho natin, binabaliwala. Okay lang yung mga hindi nakakaalam yung mga dumadalo sa atin. Uh-huh. Maaaring nyo lang ito naintindihan. Okay lang, mas naintindihan tayo ng Panginoon. Pero yung iba na talagang tahasang sinasalangsang ito, ay di totoo yan. Mali yung sinasabi ng mga Seventh-day Adventist.
yun ho ay may malaking pananagutan tayo sa Diyos. Isa pa po, kaya kami naririto upang ibahagi sa inyo, ang aming nalalaman ay amin pong ibinibigay sa inyo na libre. Sabi ng Panginoon, ibinigay ko sa inyo ng libre at ipamahagi nyo rin ng libre. Kaya sa gabing ito, ang amin pong adikain at ang aming panukala ay panukala ng Diyos para ibahagi sa inyo ang katotohanan ito, sapagkat ito ay napakahalaga. Kung ito po ay hindi natin gaganapin, tayo po ay mapapahamak. Kaya ang sabi ng Panginoon, ingatan ninyo ang aking mga utos. Isa po yan ang araw ng Sabado. Tama. At isa po sa mahalagang function ng araw ng Sabat, mga kapatid, ay mababasa natin sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 20 at ang talata ay 12. Okay. Bukod dito, ibinigay ko rin naman ang, sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoong na nagpapaging banal sa kanila. Yan, sa talatang 20, Brother Daniel. At inyong ipangilin ang aking mga Sabat at ang mga magiging tanda sa akin at sa inyo, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Kaya ito pong talatang ito, ang Diyos ang nagsasalita. Hindi po ibang tao, kundi ang Diyos mismo ang nagsasabi sa atin. Yan. Ano daw po yung Sabat? Ibinigay niya itong tanda sa kanyang bayan. Sa panahon ng Israel, marami din pong mga iba't ibang mga bansa. Hindi lang po sila. Pero sila ang binigyan ng Diyos ng karapatan para ingatan ang kanyang mga kautusan. At isa ho doon ay yung Sabat na tinatawag. Ito'y naging palatandaan sa pagitan ng bayan at ang Panginoon. Ano? Yun po ay nagiging nagsisilbing tanda, two-way, para makilala daw ng Diyos ang kanyang bayan at yung bayan niya, makilala niya kung sino yung tunay na Diyos. Kaya ibig sabihin, mahalagang bagay po ito, tanda. Gusto po ba natin na mayroong tanda tayo ng Diyos? Sino yung gusto na mayroong tanda ng Diyos? Siyempre, lahat po tayo. Oh, kahit na hindi nagtaas ng kamay, nahiya lang siguro yan. Pero pag wala ho kayong tanda ng Diyos, eh kaninong tanda mayroon sa atin? Kaya pinakamaganda ay tanggapin na natin ang tanda ng Diyos. Ngayon mga kapatid, baka isipin po kasi natin, eh paano ko matityak na yung tandaan na yan ay yung sinasabing Sabat ay Sabado, yung ikapitong araw na sinasabi. Magbabasa ho tayo ng ilang aklat na hindi po gawa ng Seventh-day Adventist. No? Babasa po tayo, ito po isang aklat katoliko. Opo. Na pinamagatang Pasyong Mahal. Pasyong Mahal. Binabasa ho ito tuwing mahal na araw. Mahal na araw. Yeah. Simana Santa. Yun lang. Ganun talaga. May kalaban po tayo. Okay. Okay. Sige. Pakinggan natin po ito. Tingnan natin ang nakalagay sa aklat na ito, Brother Daniel. Doon sa, ito po, nilagay po natin, ano, sa page 5. Itong Pasyong Mahal, alam natin, nababasa po natin ito. At, na sinulat ni Jay Martinez noong 1948. Sa page 5 po, ganito ang nakasulat. At sa Genesis na libro, nalalaman ay ganito. Nang lalangin itong mundo, nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Tinutuot, sinasiyasat ng Santa Iglesia, Iglesia ng Dilag at sa Genesis na sulat. Aniya ay pawang tapat at Diyos ang nagpahayag. Sa anim na araw ay bago niyari itong mundo, sampu nang gawin ang tao. Nagtahan sa ikapito itong Diyos na totoo. At ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado ay ipangilin. Ayan. Tingnan niyo po, ito po isang aklat, ano, isang aklat katoliko. Marami po ang nagbabasa po dito. Pagka katatapos lang eh, di ba? Hindi maitatatwa na itong mga katagaro rito, sila mismo. Kung titingnan po natin, sa Genesis daw na libro, nalalaman ay ganito. Nang lalangin itong mundo nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Pinag-aralan daw ika, yung aklat ng Genesis. Nang magpasimula ang Diyos ng kanyang paglikha,
ay araw ng Domingo. Tapos, talagang tinutuog at siniyasat, pinag-aralan talaga nila Santa Iglesia ng Dilag. Sino yon? Yung mga Catholic Church. E pawang tapat di ka at Diyos ang nagpahayag. Anim na araw ay bago, nangyari itong mundo, sampu nang gawin ang tao. Nagtahan sa ikapito itong Diyos na totoo. Pagkatapos, ito ay kay pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Isipin niyo, brother, silang sumulat niyan. Oo naman. Dapat hindi sila sumusunod sa araw na gano'n na ginawa. Ay, pinalitan kasi. Oo, papag-aralan natin bakit nagkaganon. Nakasulat na yan. Hindi na pwedeng baguhin. Ang Sabado'y ipangilin. Ay maliwanag ho yan. Ang Sabado po na ikapitong araw ng Sanglinggo. Maraming mga tao ngayon, akala nila yung ikapitong araw, Linggo. Linggo. Hindi po, totoo yon. Ang Linggo ay unang araw. Nasanay kasi tayo, dahil yung ibang mga nag-aaral sa eskwelahan, yung mga estudyante na tayo, ay nagsisimula sa kanilang pasok ay Lunes. Kaya akala ay Linggo ang ikapito. Pero hindi po totoo yon, mga kapatid. Ang totoo niyan, yung Saturday ay banal, holy day. Samantalang ang Sunday ay holiday. Sabihin, ito yung ating araw para sa pamilya, magkatuwa, magkasayahan, mamasyal, pero iba po yung holiday sa holiday. Tama po. Kaya ito po ay may pagkakaiba. Yung pong araw ng Sabado na binigay ng ating Panginoon ay dapat natin sundin yun sapagkat yun ay banal. At ang tanong ngayon, bakit nagkaroon ng dalawang pangilin ngayon o iba't iba pang reliyon? Yan po'y pag-aralan natin sa susunod. Bakit ba? Dati Sabado naman talaga nasa Biblia. Wala naman yung Linggo. Eh anong nangyari? Pag-aralan natin sa susunod yon. Okay. Ang importante ngayon ay alam natin, ang Saturday ay appointment natin sa ating Panginoon. Meron pong iba't ibang mga lingwahe na ginamit po yung ano po, yung Sabat. Yung Greek po ng Sabat ay Sabaton. Pero ang translation po niyan, kadalasan sa mga Biblia, ay Sabat. Sa Spanish po yon ay Sabado. Yun ang ginagamit po natin ngayon. Sabat din po yung translation. Yung Portuguese po, Sabado din. Yung Italian, Sabato. Yung French ay, ayan, tingnan nyo na lang. Oh. Pero ang karalasan, ay ang Biblia po natin, kadalasan mababasa po ninyo, ay Sabat. Pero yan po ay tumutukoy sa ikapitong araw. Ano? Yung pangalan po natin na ginagamit ngayon, yung Sabado, yan po ay galing sa Spanish or sa Kastila. Doon po natin kinuha yung pangalan yan. Tama po. Kaya yung pong pagsasali ng Sabado sa Griego ay Sabbath. Pero sa ating mga Pilipino ay Sabado. Sa Spanish ay Sabado. At sa Japanese, hindi ko alam po kung anong araw ng Sabado. Pero ito po ay sinusunod din ang kung paano ang ating kalendaryo. Yung pang-ikapitong araw ay Sabado. At yung Linggo ay unang araw, ay yun po ay unang araw na Linggo. Kaya hindi po ninyo may papagpareho yung dalawang yon sapagkat yung Linggo ay unang araw. Okay? Ayan. Kung titingnan natin, kahit nasawa sa dictionary, ay meron pong mga paliwanag sila tungkol sa araw ng Sabat, Brother Daniel. No? Yung Sunday, sabi po dyan, sa Webster Dictionary, the first day of the week. Yung Monday. Ang Monday is second day of the week. Ayan. At yung Saturday? Saturday is the seventh day of the week. Ayan. Webster pa lang ano, kahit lumabas tayo sa Biblia, mapadictionary, mapabiblia, sigurado tayo, yung ikapitong araw, ito po yung inutos ng Diyos, ito yung kanyang binasbasan, ito yung kanyang ipinangilin, at ito yung gusto niyang gawin din natin at ingatan ang kabanalan nito. Pero ang malungkot, ang mga tao sa halip na pahalagahan niyan ay inurarakan yung mahalagang kautusan ng Diyos. Tama po. Kaya ito po ay nawala. Kaya karamihan ngayon na nangingilin ay araw ng Linggo at ang iba naman yung mga Muslim ay araw ng Biyernes. Pero ang tala sa Biblia ay ano po? Araw ng ikapito. Walang iba kundi ito ay araw ng Sabado. Kaya nagagalit yung kaaway ka sa tuwing ito po ay napapag-usapan, mga kapatid, dahil ito yung nakalamit, kalimutan ng maraming mga tao. Opo. Kaya sinira. Huwag po tayong pa sisilo sa maling
pag-aaral. Ayan. Bakit binabansagan ang Seventh-day Adventist na Sabadista? Kasi Sabado nagsisimba. Opo. Pagkalinggo ang simba, Linguista. Ay di Linguista din. Uh-huh. Kung babansagan, tayo tinanggap na natin. Tinawagin tayong Sabadista, tanggap na natin eh. Na natin. Pero alam po ba nyo, sa Biblia, meron ding Sabadista. At doon tuloy tayo gumaya, Brother Daniel. Okay. Sino yon? Ito po yung mga nangingilin ng araw ng Sabado na mga Udyo. Ang isa po dyan ay ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Panginoon, yeah. Saan natin mababasa? Ito po sa Lucas 4:16. At siya'y napa sa Nazaret na ang kanyang nilikhan at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. Ano pong araw? Sabat. Sabat. At nagtindig upang bumasa. Yan, sabi ng iba, ay hindi sinunod ni Kristo ang Sabat. Sinira. Hindi niya ipinangilin. Pero ang Panginoong Jesucristo mismo ayon sa ugali niya, yung ganong kaisipan mga kapatid na si Kristo hindi nangilin, siniran yung araw ng Sabat ay malipong paratang, pinagbibintangan, sinisiraan po nilang ating Panginoon. Dahil si Kristo ang kanyang lahi ay galing sa lahi ng mga Hudyo na mahigpit na nangingilin ang araw ng Sabat. Ayon dyan, kaugalian, hindi lang isang bisis, kostumbre. Kaya nga po, tayo mga Pilipino, itong example ko lang. Karamihan sa ating bahay, pagka pumasok po kayo, inaalis niyo po yung sapatos niyo at yung sinelas niyo. Yung po ang ugali ng ating Panginoon. Hindi siya lumalabag sa araw ng Sabado. Ginagampanan po niya yon. Kung tayo, inalis natin yung sapatos, sinelas natin sa pagpasok ng bahay, ay ganun din ang halaga sa Panginoon. Yung araw ng Sabado ay sapagkat ito ay kanyang araw. Tama. So ang Panginoong Jesucristo ay nangingilin ng araw ng Sabat. Kumusta po yung mga alagad? Siguro hindi natin ubusin dahil 12 yon. Isa na lang sa alagad o apostol ng mga hintil. Ano po ang kanyang pangilin? Ano po ang kanyang sinabi? Ito sabi. Po ang sabi sa Gawa 17:2. At si Pablo ayon sa ugali niya ay pumasok sa kanila at sa tatlong Sabat ay nangatwiran sa kanila sa mga kasulatan. Yan, ugali din ni Pablo. Parang ugali din ng ating Panginoong Jesucristo. Ugali nila, pagkasabado, nasa sinagoga. Nung sinagoga, simbahan. Nangingilin. Ano? Eh, kumusta yung mga Kristiyano sa Bagong Tipan? Baka linggo na sila. O, basahin po natin yung Kapitulo 13, talatang 14 ng Gawa. Okay. Dadapot sila pagkatahak sa Perga ay nagsidating sa Antioquia ng Pisidia at sila'y nagsipasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagsiupo. Ayan, tinan nyo ho, mga kapatid, yung mga unang Kristiyano sa aklat ng Gawa, pag naglalakbay sila, pagka may dadadaanan silang lugar at pag may sinagoga, pupunta sila doon, papasok sila pagka inabutan sila ng araw ng Sabat at uupo sila doon upang ano? Upang makinig ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng talatang 13:42. Ito po ang sabi, at pag alis nila ay kanilang ipinamamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Ayan, di nagkaroon ng pagtitipon, mga kapatid, ano? Di nakinig ang mga Kristiyano sa mga alagad. Sabi ng mga Kristiyano nung matapos na yung kanilang pangingilin, pwede bang salitain niyo ulit ito sa mga sa susunod na Sabado? Kung totoo na mayroon ng pagsamba ng Linggo sa panahon ng mga alagad o sa panahon ng Bagong Tipan, yung mga Kristiyano, ay bakit hindi ang sabi nila, pwede bang bukas balik kayo? Yeah, hindi nila ginawa yun. Wala, walang ganon. Ang tanong, natupad ba yung request nila? 44. Okay, ito po sa 13:44. At nang sumunod na Sabat ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Kaya the next following Sabat, doon po sila nagpulong, hindi nung kinabukasan. Kaya dito po, maliwanag na ang pagpupulong ng araw ay Sabado, Brother Johnson. Tama, walang Linggo. Kasi kung may Linggo na, ay di kinabukasan ng Sabado, Linggo. Sana nagpulong sila. Pero ano nangyari? Naghintay uli sila ng susunod uling Sabat at doon sila nagkita-kita. Isa pang talata, at ng araw ng Sabat
ay nagsilabas kami sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog, na doon sinasapantaha naming may mapapanalanginan, at kami nangakaupo at nakipagsalitaan sa mga babaeng nangakatipon. Ano ang ibig sabihin niyan? Pag walang simbahan, pag naglalakbay sila, inabotan ng sabat, ay kahit doon sa ilog na lang, nagtitipon sila at nag-uusap sila tungkol sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung pong mismong mga Kristiyano, mga kapatid, na pinangunahan ng ating mga alagad, ay makikita ho natin talagang ang Panginoon, ang andoon yung kanilang pagpapahalaga sa araw ng Sabat. So, bakit ngayon, ano nangyari? Bakit ay Linggo? Ano? Linggo na ang karamihan sa ngayon. Nawala na doon sa original na kautusan ng ating Panginoong Jesus, Father Daniel. Okay, ito po ang sabi po sa noong araw ng paghahanda, ng Biyernes, Lucas 23:54. Ibig sabihin, Father Daniel, ganito mga kapatid, ano? Yeah. Ating hinihimay ngayon para maging walang duda ang ating isipan. Exactly, na yung ating pag-uusapan. Oo, na yung araw ng Sabat talaga ay hindi lang yung mga Kristiyano, hindi lang si Kristo, hindi lang si Pablo, kundi pati yung ibang mga tagusunod ng ating Panginoong Hesukristo ang nagtagubilin or sumunod dito, ay babasahin ulit natin itong talata sa aklat ng Lucas. Okay, 23:54. At noy araw ng paghahanda, ito po yung araw ng paghahanda ay Biyernes. At nalalapit na ang araw ng Sabat o ang Sabat. Yan, pagka ginagawa natin ito pag Semana Santa, di ba? Yung Friday, nung ako'y katoliko pa, ay sabi ng nanay ko, huwag kang malikot kasi mamaya-maya, mamamatay na ang Diyos. Biyernes Santo. Dahil pinaniniwalaan natin, pagdating ng Biyernes, ay ipinako ang ating Panginoon si Kristo, ang tawag ng Biblia dyan ay araw ng paghahanda. Eh ano nga naman ang araw na kasunod ng Biyernes? Eh di ba Sabado? Sabado. So ang araw ng Biyernes ay araw ng paghahanda or preparation day. Kasi malapit na yung araw ng Sabat. Talatang 55. Yan. Sabi po rito, ang mga babae na nagsitalima o nagsisama sa Galilea ay nagsisunod at tiningnan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay. 56. At sila'y nagsisiuwi at nagsipaghanda ng mga pabango at mga ungwento at ng araw ng Sabat sila'y nagpahinga ayon sa utos. Yan. Yung mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, di namatay na ang ating Panginoon. Bumili ng pabango sila, sumunod sa tiningnan muna yung libingan kung saan nakalagay. Kasi ang gagawin nila, papahiran ng pabango. Kaya lang, nung bumili sila ng mga pabango, inabutan na sila ng Sabat, hindi na sila tumuloy doon. Nagpahinga na sila kasi yun, alam nila na yun ang nasa kautusan. Kaya after ng Sabat, mga kapatid, ang after na sila magpahinga ng araw ng Sabat, anong ginawa nila? Sa 24-1. Dadapat ng unang araw ng Sanlinggo, pagka umagang umaga, ay nagsiparoon sila sa libingan na may dalang mga pabango at kanilang inihanda. Yan. So, ang kung titingnan natin, mga kapatid, Friday sa at Sabat, tapos after Sabat, ay unang araw ng Sanlinggo. Ito'y tinatawag na Easter Sunday. Doon nabuhay ang ating Panginoon. Kasi sa talatang 2, nung puntahan nila, ano na roon nasa libingan? At nasupungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. Naalis po yung ano po, yung batong malaki na nakatakip sa 23, libingan. At sa verse 3, sa 3, at sila'y nagsipasok at hindi nila nasupungan ang bangkay ng Panginoong Jesus. Bakit? Ay nabuhay na. Po. So, maliwanag po mga kapatid, ano? Maliwanag po, maliwanag pa sa sikat ng araw na kahit na yung ating kinagisnang pananampalataya ngayon ay nagpapahayag pa rin sa kanilang ginagawang taon-taon ng araw ng Sabat ay walang kaduda-duda. Ito yung dapat po natin itaguyod, ipangilin sapagkat sila na mismo ang nagpahayag na ito po ay biblical at ito ang dapat po natin isagawa bilang mga Kristiyano. Si Apostol Pablo, Brother Daniel, ay mayroong tagubilin. Ang sabi niya sa 1 Korinto
11:1. Maging taga-tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. Ayan. Kay Kristo. Bakit? Si Kristo, nangilin. Ugali, Sabat. Siya, ugali. Tagatulad siya kay Kristo, sabi niya, maging tagatulad din tayo sa Kanya, na gaya niya na tumulad kay Kristo. Tingnan niyo po itong panahon ng Sabat, kung paano nagsimula. Mula sa panahon ni Adan, nagpatuloy po siya hanggang doon sa panahon ni Moises, hanggang sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo at sa panahon po ng mga alagad. Ay makikita ho natin nagpapatuloy po ito at ito ay dapat hanggang sa ating panahon ngayon. Tama po. At sabi po rito sa Exodus 20:10, ngunit ang ikapitong araw ng Sabat sa Panginoon mong Diyos, sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni ang iyong mga baka, ni iyong taga-ibang lupa, taga-ibang lupa na nasa loob ng inyong mga pintuang daan. Yan. So, inaulit natin ito mga kapatid, itong talatang ito. Kung ano po ba yung binabanggit dyan na anumang gawa, no? Kasi sabi sa 20, talatang 9, 6 na araw nagagawa ka at gawin mo yung lahat ninyong gawain. Baka kasi may mga pilosopo, wala palang gagawin, di doon na tayo sa bahay. Lahat ng gawa, may mga ganyan eh. Ano mang gawa, ano mo ngayon? I-qualify mo ngayon, ano ba yung lahat ng gawa? Di hindi pwedeng gawin sa araw ng Sabat. Mga kapatid, na ibig sabihin yan, sabi natin kayo na yung mga labor or kaya mga secular work or kaya yung mga pagtatrabaho. Sa aklat ng Nehemias, kapitulo 13, at talata ay 15, ay meron pong ganitong sinabi. Ayan, sa talatang ito, ganito po ang nakasulat. Ayan, 13:15. Nang mga araw na iyon ay nakita ko sa Huda ang ilang nagpipisa sa mga ubasan sa Sabat at nagdadala ng mga uhay at nangasasakay sa mga asno. Gaya naman ng alak, mga ubas at mga ihigos at lahat na nasari-saring pasan na kanilang ipinapasok sa Jerusalem sa araw ng Sabat. Ako'y nagpapatutuo laban sa kanila sa karawan ng kanilang ipinagbibili ang mga pagkain. Meron pang kasunod. Do'y nagsisitahan naman ang mga taga-Tiro na nangagpapasok ng isda at ng sari-saring kalakal at nangagbibili sa Sabat sa mga anak ni Huda at sa Jerusalem. Sa 17. At nang magkagayoy, nakipagtalo ako sa mga mahal na tao sa Huda at sinabi ko sa kanila, anong masamang bagay itong inyong ginagawa at inyong nilalapastangan ang araw ng Sabat? Mapalad, sabi po dito. Ayan. Sige, basahin mo na. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na naghahawak dito na nangingilin ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kaniyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Ayan. Balikan muna natin yung Nehemias. Ano? Maliwanag na po ba yan, mga kapatid? Ayaw ni Propeta Nehemias na araw ng Sabat, yung mga negosyante ay pumapasok sa kanila kung ano ng mga paninda. So, nakipagtalo siya. Sabi niya, hindi niya nagustuhan yung mga nagbibinta araw ng Sabado. So, ibig sabihin, ito'y hanap buhay. Yan ang hindi pinahitulot ng Diyos sa araw ng Sabat. Kaya nga sabi ni Isaias, mapalit yung taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nanghahawak dito, nangingili ng araw ng Sabat at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Ibig sabihin, yung anak ng tao, yung mga taong nangingilin ng araw ng Sabat, ang sabi ni Isaias, mapalad. Ano po? Ano po yung paglilinaw sa mga bagay na pwedeng gawin sa araw ng Sabat at hindi pwedeng gawin? Sa kapitulo 58, talatang 13 ng Isaias. Ang sabi po ay ganito, kung inyong iuurong ang inyong paa sa Sabat sa paggawa ng inyong kalayawan sa aking banal na kaarawan, at iyong tawagin ang Sabat na kaluguran at ang banal ng Panginoon na marangal at inyong pararangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad
ni hahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga salitang o sariling salita. Ayan. Ang bawal, yung sariling lakad. Pero yung lalakad ka, papunta sa simbahan, may gagawin ka, pero ito ay bahagi ng pagsamba, pwede ho yun. Magdadrive ka ng sasakyan, pupunta ka sa simbahan, maglalakad ka, o kaya ay meron kang piprepare na mga kailangan mo para sa pagsamba, pinahintulot po yun na gawin. Tama po. Ngayon, sabi po rito sa Aklat ng Leviticus, ito yung araw ng pagpupulong, 23, talatang 3. Anim na araw na gagawa, dadapat sa ikapitong araw ay sabat na takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong, anumang gawa ay huwag ninyong gagawin. Isang sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan. Yan. Ang isa pang tanong, paano nagsisimula ang araw ng sabat? Kailan? Ito po, sabi sa Levitico 23:32, magiging sabat na takdang kapahingan sa inyo at inyong pagdadalamhatiin ang inyong mga kaluluwa sa ikasyam na araw ng buwan sa hapon. Mula sa pagkalubog ng araw hanggang sa muling pagkalubog ng araw ay ipangilin ninyo ang inyong sabat. Yan. So, malinaw. Kailan nagsisimula ang sabat? Kaya kanina, nagbabatian na po tayo ng happy sabat. Mula sa paglubog hanggang sa paglubog. Pagdating ng araw ng Biyernes, ay kabilang na po yan sa sabat. Ang yan ang paraan ng pagbilang ng Biblia. Pag sunset, yung gabing yan, ay kabilang na siya ng susunod na araw. Kaya paglubog ng araw kanina, ngayon po ay kabilang na siya ng araw ng Sabado. At saka po, mula sa paglubog hanggang sa paglubog. Yeah, yung araw ng paglalang ng Diyos ay nauna yung gabi sa umaga. Kaya nagka-araw, nagka-umaga, kaya isang araw po yon. Kaya meron pong distinguishing ang araw ng araw ng Sabado. Kaya dito po, ibinabanggit sa atin ng Panginoon na magkaroon tayo ng isang araw na pangilin. Ito po ay pangilin na dapat natin sundin na ito ang katotohanan ng ito ang sabat. Ayan. Alam niyo ba mga kapatid, mga kaibigan, siguro ang ilan sa inyo ay hindi pa ganong kumbinsido. Pero tanggapin man natin sa hindi, yun ho ang nakatala sa Biblia. Alam po ba ninyo na ang mga liligtas, alam naman natin yun, napag-aaral natin noong nakaraan, na sino mong masumpungang tapat ng Panginoon, nag-iingat ng kanyang sarili na hindi mahawahan ng mga gawa o kasalanan sa sanlibutan, umiiwas sa paggawa ng mga kalayawan o yung mga kasalanan na paulit-ulit na ginagawa, ito yung mga taong dadalhin niya sa langit. Alam po ba ninyo na hanggang sa bagong langit at bagong lupa, ay naroon pa rin ang araw ng Sabat yeah. na siyang special na araw para sa pagsamba sa ating Panginoon. Ito po ang talata at nais ko pong ibahagi sa inyo, ipaglingkod namin sa inyo. Sabi po sa Isaiah 66:22-23, sapagkat kung paano ang bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang sabat hanggang sa panibago, paruroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Yan, kaya doon sa langit, mga kapatid, ang batian ay happy sabat. Yes. Sino yung gusto makarating sa langit? Taas ang kamay po. Aba, ay kung hindi natin kayang itaas ang kamay natin, paano pa kaya itataas tayo sa langit? Eh, sino po yung ayaw pumunta ng araw ng sabat? Eh, ito po ang ating pong meeting place. Doon po sa langit, magkakaroon tayo ng tinatawag na pagpupulong Apo. Ng araw ng sabat. Opo, bakit ba doon binabanggit pa rin? Sapagkat ang araw ng Sabat, mga kapatid, ay bahagi ho ito ng panahon. Naroon na ito sa Eden, nung ilagay ng Diyos ang tao. At siyempre, yung nawalang Eden, dahil nagkasala ang tao, ibabalik ng Panginoon yan. Kaya naturalmente, ang ikapitong araw na Sabat na binasbasan at pinangili ng Diyos ay ibabalik niya rin. At ito rin yung araw na ating pong pagsasama-sama upang magbigay ng espesyal na pagsamba para sa ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, kung gusto natin ang makarating dun sa langit, sino ho ang gustong tanggapin ang araw na Sabat?
bilang tanda ng Diyos. Pakita sa iyong kamay. Yan po. Praise God. Maraming salamat po. Nakikita ho ng Diyos ang ating mga puso, mga kapatid. Ngayon pa lang, sa ating mga bisita nagtaas ng kamay, ngayon pa lang ay meron na pong listahan ang inyong pangalan o meron kayong nakalista na ang inyong pangalan doon sa kandidatong makakatahan doon sa langit na inihanda ng Panginoon sa atin. Araw na Sabat, magkikita-kita tayo, magsasama-sama tayo kasama ang ating Panginoon. At bago namin ibigkaloob sa tagapagpaawit para po sa ating closing song, ay nais po muna namin mag-iwan ng panghuling panalangin, Brother Daniel. Okay. Akin po kainanya yan, yumuko, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po ng maraming marami na inyong ibinigay sa amin ang isang araw na aming dapat kilalanin na kayo ang mailalang. Ito po ay ang inyong araw na araw ng Sabado. Kaya po, Panginoon, sa gabing ito, kami po ay natutuwa at nagagalak sapagkat naming naliwanagan at naalaman ang inyong katotohanan. Sana po ay aming tanggapin ito, lalo na sa aming mga kaibigan na bago pa lang dumating at nalaman ang pabalita ng araw ng Sabado. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, amin po inihahabilin sa inyo sa susunod na pagdalo po namin dito. Bukas po ng gabi ay kami ay pupugay at pagpapasalamat sa inyo sapagkat alam namin, Panginoon, na ingatan niyo ang mga kapatid na ito na sila ay dumadalo rito sapagkat sila ay nais nilang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po sa gabing ito, inihahabilin namin sa inyo ang bawat isa sa amin, ang inyong pagpapala at ang mga anghel ang siyang umantabay sa amin hanggang sa kami po ay makauwi, hanggang kayo ay aming salubungin sa langit na ipinaghanda ninyo sa amin. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Dahil po sa inyo, nakita nila ang liwanag. Nalaman nila ang katotohanan. Natuto nila ang daan. Natutunan nilang magtiis. Nakilala nila si Kristo. Naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Maraming nanumbalik sa pananampalataya. Nalaman nila kung paano maligtas. Lumawak ang gawain ng Panginoon. Kaya nananatili ang pag-aralan natin ministry. Sa lahat ng mga naging bahagi ng pag-aralan natin ministry, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at patuloy na suporta. Kami ang pag-aralan natin ministry family.